tropa, sa likod natin meron tayo ditong Raider 125 Limited Edition. Kung tawagin nila Lolo Raider o Legendary. Dahil dito nagsimula ang linya ng Raider 115 na hanggang ngayon sobrang benta at nagkaroon na ng FI na model. Pakita ko sa inyo yung tsura niya. Yan. Meron siyang 125cc na engine na meron ng dual overhead cams pati oil cool na rin siya. Yan, may oil cooler siya sa harapan. Ngayon nakuha ko to, nasira kasi cellphone ko, may lumang mga picture sana tayo pati video. Nasira yung cellphone ko kaya i-review na lang natin tong motor to. Papakita ko sa inyo yung mga na-upgrade na rin natin dito sa unit na to. Ayan, pakita ko na sa inyo. Simulan natin sa sobrang simpleng panel gauge ng isang Raider 125. Halos same lang din sila ng Raider J110. Meron siyang fuel gauge, speedometer, neutral light, high beam indicator. Yan, pakita natin sa inyo. Pati signal indicator. Pati ito, top. Pag nasa fifth gear ka na, meron din siyang sobrang simpleng ignition switch. Nagpalit na rin pala tayo agad ng brake lever natin kasi yung dati sobrang sagwa ng itsura na ito. Palit tayo RCB na brake lever, pati clutch lever yan. Set ng Racing Boy. Handle grip natin, RCB na rin yung pinalit natin. Tapos, left handle switch, stock lang. And di tayo gumamit ng mga honeycomb o kung ano pa man, stock switch lang tayo para sobrang simple lang setup natin. Quick throttle, yan. Shopee, 250 lang yan yung Yamaha quick throttle tawagin nila. Pero naka Nibi tayo. Yan, Nibi na throttle cable, kulay pula. Sa head naman, yan, sobrang kintab ng head cowling natin dahil nagpalit tayo agad ng head cowling yan. Ito yung lumang head cowling niya. Hindi pa dumadati itong Raider na to, nauna na itong head cowling. Bumili na tayo agad ng head cowling niya. Isang malapit pa dyan, brand new old stock siya. Yan, pakita kasi niya yung serial code niya, FU125. Yan yung code niya sa, alam ko Thailand, FU125 to sa Thailand. Focus natin. Hindi nga kakintab yung head cowling niya. Brand new, brand new. Papalitan na lang natin dito, reflector sa loob, pati itong lens. Saan natin palitan nyo ng brand new. Pakita ko pa itong pinagawa nating JRC seat. Ito. Ganda naman yung texture ng seat cover ng JRC racing seat. Yan, sobrang kapit niya kung makikita nyo. Tapos meron siyang etiketa dito ng JRC. Yan, pagawa kayo dito to, sa Rizal lang to, sa Maysinger. Sobrang solid nung pagkatabas nila ng foam dito. Sayang wala kasi yung lumang pick natin ng seat natin, sobrang pangit. Kaya nagpagawa tayo ng racing seat sa kanila para solid sa mga long ride natin. Naka maxi stairs na rin tayo. Sobrang solid din ang gulong na to dahil sa pagkakalam ko, soft compound yung gilid nila. Tapos sa gitna, matigas. Kaya good na good siya pang daily kasi matagal maubos yung gitna niya. Tapos kung long ride naman, maganda naman siya sa mga corner. Pakita ko na rin yung tread niya sa inyo. Yun yung tread ng maxi stairs. Yan, sobrang solid. Yan. Ang di na lang napapalitan dito is yung chain set. Yan, order tayo ng G-Ren. Color red siguro papalit natin dito or gold. Ewan ko kung anong magandang kulay dito. Pero solid na rin naman pag napalitan natin ng brand new. Kesa sa ganito na sobrang talas na nung sprocket na natin. Yan. Talas na kaya papalitan na rin natin yan. And mags natin NK stock na ng Raider 125 to. Naka 5 spoke siya kung makikita niya yan. Kaya di na natin kailangan magpalit kasi mukhang naka RB5 na rin tayo to, sobrang solid. No? Bagay na bagay yung itsura niya sa Raider natin. Yan, ito yung itsura. 70-80 yung gamit natin sa harapan. 80-80 naman sa likod. Yan. Ganito pala yung itsura ng lalim ng seat ng isang Raider 125. Simple lang, may lagay ng battery. Gas tank na parang 4 liters ato, 5. Tapos, simpleng lagayan lang ng tools dito. Shoutout pala sa tumulong sa atin nung nagbulakan tayo. Sila yung nagpalit ng battery natin ng alauna ng madaling araw nga pala yun. Thank you dito sa ano ba to? GR8 Ventures. Yan. Ito na rin yung battery na pinalit natin. Motolite yung gamit natin ngayon. Kasi nung binili natin to, sabi lang nung mayari nagpalit to siyang bagong battery. Yun pala hindi nakakarga yung battery niya kaya nagpapalit siya. Kasi yung Raider, battery operated siya. Pag walang battery yan, pupugak-pugak yung takbo niyan. Kaya kailangan laging healthy yung battery natin. Tapos nag-overcharge to kasi nung kinuha ko, napansin ko yung mga LED ko dito. Lagi niyang pinupundi. Yan. Yun yung sign na nag-overcharge siya. Pero nung chinek na namin, pinalitan ko na ng brand new na rectifier. Kasi naka full wave na rin to. O, naka full wave na siya. Kaya yung charging niya, di na lang malagpas ng 15 volts. Yan. Kaya solid.
stock canister ng isang Raider 125, meron tayo dapat markings dyan na FU125. Di ko sure kung same siya ng tunog sa Gen 1, pero paparinig ko na rin sa inyo. Naka-uma na rin pala tayo na big carb. Hindi ko na mapapakita sa inyo kasi may takip na siya. Pero may video ako dito na ipapanood sa inyo itong itsura ng Uma carb din natin. Yan, sound check natin. Yan yung tunog ng canister natin pag naka-idle. Bombay naman natin. Yan, salamat sa panonood. Next na ikakabit natin dito yung Jiren na chainset na kulay pula. Kaya yun, like and subscribe kayo. Salamat!